kakaloka! TT in the morning! TT? Ang aga-aga ha. May hindi maamin? Ilabas mo na yan sa akin. Ititi in the morning mo na yan. Bell, Toby in the morning. Titi, Bell Toby in the morning. Number one! 6.7 Energy FM. Same, same, pero iba. We are number one, 06.7 Energy FM, pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Oras sa buong kabuluan, pangga, check your time. It's now 6:24 on the clock. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. Kaya siyempre, good morning din sa mga pangga natin dyan kasalukuyang kumakain ng breakfast. Hello po sa inyong lahat. Good morning na rin naman sa mga pangga natin dyan mag-isa na namang kumikilos. Oo. Yung tipong walang kasamang kumain, walang kasamang matulog, no? Walang nag-good night, walang nag-good morning, walang nagsasabi ng have a nice day, no? When kaya? Kailan ka kaya gigising na kung saan ang bubungad sa'yo ay good morning ng mahal mo sa buhay? Matagal pa siguro. Oo. Or baka naman hindi mo na yan maranasan, di ba? Kasi nga naman, single ka na forever. Di ba? Wag naman sana. Pero alam mo, no? Para hindi ka maging single forever, no? Kasi may sumpa daw kasi yan. Oo. Manood ka na daw ng aking Facebook Live sa Energy FM 106.7. Oo. Kasi kapag hindi ka daw nanood at hindi ka nag-share, no? Ay nako, wala na. Mawawala na yung chance na ikaw mismo, no? Ay magkaroon ng jowa. Pang forever na yan. Kaya naman kung gusto mo magka-jowa, no? Manood ka na ng aking Facebook Live. Again, Energy FM 106.7. Seven, di ba? Seven talaga. Mabi tayo ngayon. At syempre, pwede ka rin naman magpatawag, no? Pangga, magkwentuhan tayo about life, about your love life, no? Lahat-lahat na. Pwede kang mag-PM sa aming Facebook page. Again, Energy FM 106.7. Mag-PM ka lang doon at sabihin mo, pwede po bang tumawag kay Baby Toby? Ayan. Naka-ready sa atin dyan si, ano, si Boss Roland. Para naman lang sa ganun, pag may nag-PM, no, ay tatawagan na agad namin yan. Again, through Messenger, okay? At pwede rin namang landline, no? Pwede kang tumawag sa aming PLDT line, 8721-2429. Again, 8721-2429, okay? Alright. At syempre, kung medyo ako naman nahihiya, no, pangga, oo. As syempre, first-timer mo, di ba? Oo. Ayaw mong marinig yung boses mo sa radyo, pwede ka rin naman mag-send ng PM, no, sa aking Facebook page para basahin ko naman yung iko-confess mo, di ba? Mag-send ka lang sa BabyToby1067 Facebook page, okay? Alright. At syempre, once again, live na rin tayo ngayon sa Facebook page ng Energy FM. Yeah. Kamusta naman kayo? Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing-bossing? Sana man, mabuti ang inyong umaga, no? At sana rin naman, no, sa mga pangga natin dyan, napagod kaagad, no? Simula kahapon, no? Sana nakapagpahinga kayo kanina, no? Kasi nga naman, yung iba sa atin, no, na talagang pagod na talaga, Monday na Monday pa lang. Di ba, yung trabaho mo for the whole week, no, ay siniksek sa isang araw, kaya ayan, ayun, laspag ka ngayon. Pagod ka ngayon, di ba? Ay nako. Yung feeling na Monday pa lang, no, or Tuesday pa lang, pero yung pagod mo, pang next week na, di ba? Sko. Kaya naman, hello sa mga pangga natin dyang pagod, pero walang lambing. Good morning. Uh-huh. Okay na sana eh. Sana may pambawi eh, no? Kaso wala eh. Single ka, di ba? Okay lang yan. At least maganda ka. Yan ang iisipin mo. Okay.
may ganda ka, di ba? Wala ka man jowa, pero maganda ka. Yan ang tatandaan mo, di ba? Cutie ka pa. Oo. I know. Good morning sa mga pangga natin dyan sa Facebook Live. Hello kay Dre. Sabi niyang buhay, may jowa na daw si Toby. Wala nga eh. Sana nga meron, kaso wala eh. Di ba? Hey, waiting from afar. Chas! Hello din kay Jaycel. Sabi niya, magandang umaga, Toby, watching from Destin, Florida. Hello! Nasa Florida ka? Gusto pumunta dyan? Hello din kay Elizabeth Corpus. Good morning. Good morning din kay Jilma Jalani or Halani. Good morning. Manels Nazaire. Good morning. Sabi niya, DJ, pakigreet ng happy birthday sina Apo, Blue at pamangking Samiro. Ayan, good morning. Sabi naman ni Mariah, Krista Jose. Buong-buo, no? Sabi niya, morning, Toby. Good morning din sa mga alipin ng salapi, kaya alipin ng trabaho. Yes. Good morning sa atin lahat, di ba? Oo, sa mga pangga natin dyan na single at buong inatupag na lang talaga ay pagtatrabaho kasi nga naman pera is life, di ba? Oo, kaya tulad na nga lang kahapon, no? Since medyo nagsipag green naman talaga ako, binudol ko yung sarili ko, di ba? Bumili ako ng luho. Oo. May kwento ko lang din naman, bumili ako ng claws ni Wolverine. Oo, Wolverine. At ang saya-saya ko nun, no? Para talaga ako si Wolverine, par. Di ba, isipin mo, no? Tas yung ano ko, yung buhok ko, tinaas-taas ko. Grabe, napakasaya ko nun. Oo. Di ba? Ang sarap kasi, no? Ang sarap kasi sa feeling na nabibili mo yung luho mo, eh, di ba? Parang yung pinaghirapan mo, nasulit mo, di ba? Hindi yung pinaghirapan mo nga sa mga bill lang napupunta, 'di ba? Sa mga bayarin, 'di ba? Mas okay na-enjoy mo rin mo mismo, 'di ba? Like for example, hinihil mo ang iyong inner child, 'di ba? Ang sarap sa feeling ng ganun. Yung mga dating hindi mo nabibili, no, pero ngayon nabibili mo na, 'di ba? Wala lang. Yung dating yung kalaro mo lang yung meron, pero ngayon pwede mo na rin bilhin. 'Di ba? Healing your inner child, di ba? Walang masama doon, at the same time, hindi siya selfish, okay? Oo, hindi yan ka-selfish yan dahil deserve mo rin naman lumigaya, di ba? Ayaw kasi mga lalaki, mga ano lang tayo eh, no? Malilit na bagay, napakasaya na natin. Like for example, sa clause nga lang ni Wolverine, di ba? Napakasaya na natin. Lalong-lalo akong isa kang Marvel fan, di ba? At hype na hype pa rin sa'yo talaga yung Deadpool and Wolverine, no? So yun, bumili ako. Tapos ayun, feeling ko ako tuloy si Wolverine, di ba? Ayos. Magpipicture nga ako bukas eh. Oo. Magpolo ulit ako bukas, di ba? Ayun ako. Anyway, may kwento ko lang naman. Share ko lang naman. Mm-mm. Good morning din kay Eliza Anchoris. Sabi niya, good morning Alden ko. Arat kape pandesal with queso. Shoutout from Japan. Hey. Pandesal with queso. Sarap din yan, no? Good morning, Eliza Anchoris from Japan. Gusto kong pumunta ng Japan. Oh, actually. Kaso nga lang, pera lang ang problema talaga eh, no? Oh. Kahapon, eto, may dumaan lang sa feed ko, no? May kwento ko lang din naman yung nangyari kahapon, no? Kahapon kasi nandun ako sa ano ko, nag-e-edit ako, no? Tapos sa kabilang monitor ko, andon yung Facebook ko. Tapos dumaan lang naman sa feed ko, yung Japan, no? Oo. Tapos itong si Gandang Kara pumasok. Nagyaya mag-Japan. Oo, andun ako. Andun ako, si The Bush, si Sheena, tapos si Kara, no? Biglang dumaan, sabi niya, uy, nagpaparamdam na, oh. Tara, Japan. Di ba? Anak ng Tokwa. Kung ganun lang kabilis, no? Oo. Kung ganun lang ako kayaman, no? In a snap, no? Pwede kang pumunta ng Japan. Aso hindi eh, no? Kailangan pa natin magsipag muna, oh, bago tayo pumunta ng in a snap, no? Kung gusto mo lang pumunta ng Japan para umihi, kayang-kaya natin yun at gagawin natin yun, no? Eto si GK eh. Medyo budol din paminsan-minsan eh, no? Pero eto yung budol na talaga nga namang matutuwa ka at mag-e-enjoy ka, di ba? Panes. Pero sana naman, no? Pag pumunta ako ng Japan, no?
sana kasama ko doon yung the one ko. Mmm, panis. Mas masarap yun. Ay, nako. Pero alam niyo ba, mas masarap na pangga ay yung may jowa ka na, pero maganda pa ang kalusugan mo, di ba? Yan. Kaya naman, mag-take ka na ng MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Napakaganda nito dahil bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating katawan at kalusugan. Kaya naman plus dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. And by the way mga panggano, ipapaliwanag ko sa inyo yan kung ano ba yung CoQ10 at L-carnitine kasi kahapon no, nakapag-aral ako. I'm so bright like there's no tomorrow. Oo. Panggang coenzyme Q10 or CoQ10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan, lalo na at nagkakaedad tayo. Tulong to para sa malakas na heart muscle fiber. At syempre, ang L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism o panunaw. Now you know ha! At para sa iyo pang katanungan, bisitahin lang naman ang kanilang website na mx3ph.com or tumawag sa kanilang hotline na 0918-888-8693. Kaya naman dito na tayo sa tunay, natural at orihinal, MX3. Maganda yan, di ba? Oh, parang nga naman may jowa ka na, healthy living ka pa, di ba? E di panalo ka sa buhay, no? Pero ngayon, kung single ka naman, at least panalo ka sa buhay mo lang, oh, sa health mo, di ba? Okay, magtika na ng MX3, ha? Okay, alright. Kay Rowena, good morning din sa'yo, Rowena Yuzon. Sabi naman ni Mariah, kakahil mo ng inner child mo, wala na pera. Eh, gano'n naman talaga. Pag hinihil mo kasi yung inner child mo, no, mauubusan at mauubusan ka talaga ng pera. Pero at the same time, babata ka. Sabi naman ni Alvin, pautang lima ng wala, ng mga walang jowa. Pautangin kita, Toby Yuan. Di na, okay na. Masaya na ako. No need. Okay na ako, Alvin. Sabi naman ni Dre, ikaw nga wala jowa eh, kaso di pa daw pasado. Anong pasado? Pasado naman ako sa kanya. Wala kayong alam. Just! Elena Mendoza, good morning. Sabi niya, good morning baby Toby. Be safe. Palagi yan. Maraming salamat naman. Oo. Sa wakas, may narinig ko rin na sinabi sa akin yung palagi na yan. Hindi nga lang sa nakakilig, no? Pero be safe palagi. Okay na rin yun. Hello din kay Josephine Espayos. Good morning kay Feli Katapang. Good morning, Bebe Toby. At sabi rin ni Lourdes Sarcia. Yan, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Chocoloco, sabi niya, kailan ba ulit yung pa-search ng GF contestants sa Energy para may jowa ka na ulit? Yung ano, will you be my baby? Oo. Tanong nyo kay GK. Okay lang naman. Sherwin, good morning. Kay Cez Rivera, good morning din. So anyway, eto na. Ipasok na natin ang ating sender dito sa TT in the morning. Oh yeah, TT in the morning. Why? Ang aga-aga ha. Tell Toby in the morning. Magandang umaga sa mga pangga natin dyan. Sa kung saan-saan man. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Kahit nasaan ka man, magandang umaga sa iyo. Lalong-lalo na sa mga pangga natin dyan, may bebe loves, no? Nice. Sana all. Pero ngunit sa balit tapwat, no? Tila ba parang ayaw makipag kiss. So bakit kaya? Katulad ng ating sender, no? Parang ayaw niya daw makipaghalikan sa kanyang
boyfriend? Ano kaya nangyari? O, tara na. Pakichika tayo? Diba? Yan tayo eh, no? Mga marites eh, no? Mangingialam sa buhay ng may buhay eh, no? Nice. Anyway, sabi niya dito, good morning baby Toby. Tago mo na lang ako sa pangalang Will. Tanong ko lang, kaya mo bang makipag-kiss sa taong madilaw ang ngipin? Kasi yung boyfriend ko ang dilaw-dilaw nung sa kanya. Sorry na, madiriin lang talaga ako. Kung ano-ano kasi ang naiisip ko kapag nakikita ko yung ngipin niyang madilaw. Ano ba ang dapat kong gawin? Titiisin ko ba? Or iiwan ko na lang siya? Ayun lang naman, baby Toby. Maraming maraming salamat. Grabe naman dun sa iiwan agad. Di ba pwedeng bilhan mo muna ng pampaputihin ng ngipin, di ba? Di ba pwedeng ikonsulta mo muna sa dentista, no? Oo. Kasi kung iiwan mo kagad, no? Parang hindi mo siya minahal. Yes, given na na madiriin ka, no? Pero stain lang naman yan, no? Stain lang naman yan ng soft drink, stain lang naman yan ng kape, lalong-lalo na ng kape, di ba? Kung coffee lover yung ano mo, yung boyfriend mo, no? Magi-stain naman talaga yan, di ba? Ngayon, meron namang ano eh, whitening kineme root, no? Maraming mga ganun, ang daming nauuso ngayon sa ano, sa TikTok, 'di ba? Pero ang mas maganda diyan, no. Ikonsulta mo sa dentista, mas alam nila 'yan. Iiwan ka agad. Ha? Iiwan mo agad. Bakit naman? Dahil lang sa dilaw ng ngipin, 'di ba? Hindi naman sa ganun, no. Huwag sana sa ganun, no. Kung maghihiwalay man kayo, dapat sa isang problemang hindi na masusolusyunan, di ba? Hindi lang dahil sa dilaw ng ngipin. Chong! Di ba? Stain lang naman yan. Alam mo ito, ah. Meron sa dentista ng nagpapaputi ng ngipin. Alam ko meron silang binabrush dan. Tapos ayun na yun, bahala na sila doon. At meron ako nakita, no, na katrabaho ko dati, nagpaganon siya. Nagpa-puti ng ngipin. Tapos ayun, ang puti-puti ng ngipin niya. Grabe, parang pag tinapat mo sa band paper, oh, magka-camouflage mismo yung band paper. Ganun. Ganun kapute, Brad. Diba? Eh, siguro huwag mo naman sigurong iwan dahil lang sa bilaw ng ngipin. Ayaw mo nun? Ayaw mo nun? Di lang. Di rin magugustuhan ng iba, oh. Diba? Safe na safe, no? Pero yun na nga, huwag naman sana dumating sa point na hiwalayan mo siya. Huwag naman sana dumating sa point na mandiri ka na totally mismo sa kanya, no? Kasi, ayun na nga, it's a stain. Stain lang yan. O, wala din yan. At, meron din naman ng mga ano na madidilaw yung ngipin pero okay naman yung hininga nila, di ba? Oh. O hindi naman kaya, bago kayo mag-kiss, di ba? Palamunin mo muna ng isang katutak na candy. Oh. Kung ano yung naiisip mo, di ba? Sabi mo na rin yan, ano-ano yung naiisip mo. So ayun, palaklakin mo ng paggargelin mo bago kayo mag-kiss, di ba? Lahat-lahat na. Para lang mawala yung pag-overthink mo, no? So ayun, candy, pwede yan, di ba? Ang dami namang nabibili dyan sa mga convenience store, no? Dyan sa tindahan, sa sari-sari store ni Aling Kuya Bernie, no? Ni Mang Bart. Dami! Daming solusyon, di ba? Pero, hindi isa doon ang pakikipaghiwalay, okay? Hindi. Kung mahal mo talaga yung isang tao, no?
susolusyonan mo yung mga ganyang bagay eh, no? Maliliit lang naman yan, no? And we know na sabi mo nga, no, madiriin ka, no, pero di naman siguro sapat na rason yun para hiwalayan ng isang tao, no? Kayo ba, pangga? Sapat ba yun na rason para hiwalayan yung, ano, yung boyfriend nyo na talagang minahal nyo talaga, di ba? Sapat ba yun? Para saan kasi hindi eh. Well, hindi naman tayo pare-pareha sa mga opinion, di ba? Pero yun, para sa akin kasi, hindi sapat yun para iwan ko yung taong mahal ko. Yung dilawang ngipin mo, halika dito, papadilawin din natin yung ngipin ko. Di ba? Ganun, para couple tayo. Di ba? Kapag madilaw yung ngipin mo, papadilawin ko rin to. Kung mabaho hininga mo, babahuan ko rin hininga ko. Ganun. Sa mundong to, kakampi mo ako. Yan ang mantra ko. Di ba? Kung may couple shirt, meron tayong couple teeth. Oh. Di ba? Hindi lang sa sapatos, hindi lang sa damit, hindi lang sa pants, nagko-couple ang mga magjojowa, pati sa ngipin. Di ba? Be unique, no? Ay, nako. Pero yun na nga, no? Eto. Ano pangalan mo? Will, no? Will, sana masunusyonan nyo yan, no? At hindi sagot palagi ang breakup. Okay? Mahal mo yan. Nagmamahalan kayo. Eto, stain lang yan sa ngipin, no? Yung dilaw na yan. Wala yan. Mawawala rin yan. Paano mo lang yan sa doktor? Patira mo lang yan sa dentista? Wala na yan. Alam na kagad nila ang gagawin. Pero, wag na wag mo siyang hihiwalayan, okay? Nice. Naawa ko doon sa lalaki, no? Naisip ka agad ng kanyang partner na hihiwalayan siya dahil lang sa stain sa ngipin niya. Ang sad. Diba? Nice. Parang naisip ko tuloy na mahal ba na ito talaga yung ano, boyfriend niya? Diba? Parang hindi. Ay, nako. Anyway, iba-iba nga naman talaga ang opinion ng mga tao, no? Iba-iba nga naman talaga ang kaartehan ng mga tao, no? Kanya-kanya tayo ng kaartehan, ni. Eh. Ako, meron din naman akong kaartehan, di ba? At ikaw, meron ka rin naman kaartehan, pangga, na nakikinig ngayon, di ba? Kanya-kanya tayo. Pero yun, wag naman sana na ang maging dahilan lang ng breakup ng isang relasyon ay ang kaartehan natin, di ba? Wag naman sana ganun. Ay, nako. Anyway, Will, maraming salamat sa pag-send ng iyong message, no? At para naman sa mga pangga natin na gusto mag-send, pwede kayong pumunta sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang BabyToby1067. Okay? Alright. At sabi naman dito ni Elena Mendoza, you're right, BabyToby. Dami naman pwede gawin para maalis yung dilaw na color sa ngipin. Yan. Galing mo talaga. Oh, salamat. I've learned from the best, no? Si Papa Jackson, si DJ Lindsay, di ba? Oo, si Great Chico, Jimbo, si Kara, si Kapitana Sisa, Ibo, si Sheena, si Tita Cora, di ba? Lahat kami. Sabi naman ni Mark Guevara, yan, perfect ni Ate Girl, ha? Gigil daw. Oy, may opinion lang naman siya. At inamin niya rin naman talaga na maarte din naman siya. Alam niya naman yung sarili niya. Ay, nako. Anyway, mapangga, magbalik tugtugan nga muna tayo, no? For our next song, here's a song from G-Nash featuring Olivia O'Brien. Wow, sosyal. Paano malaman kapag sosyal ang iyong pangalan? Kapag may apostrophe sa iyong apelido. I hate you, I love you, dito sa same same, pero iba, we are number one, 06.7 Energy FM, pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy! I hate you.